magandang umaga mga kababayan. Magandang araw sa ating lahat. Ako po ulit si Pugong Viajero. At para po sa biyahe natin ngayong araw na to ng Tuesday, February 25. Ayan, dito po tayo sa Pasayco. Ito pong lugar natin, ito po yung Playa Beach. So, magkaiba ito mga kababayan. Pasayco, ito, yung Pasayco Beach na malinis na malinis na. At ito naman po, itong Playa. Okay? So, ano po bang mayroon dito mga kabihero? So, pakikita lang natin mga kababayan. So, may nakita kayong basura. So, yung mga basura na yan, yan po yung tinatambak dito ng mga residente. Okay? Na, dito yung tapunan nila muna, pero yan po ay hinahakot. Pero yun nga, hindi pa rin segregation, no? Marami pa rin plastic. So, ito po hinahakot nung truck ng DPS, no? Ng Lungsod ng Maynila. Mayroon pong truck doon ngayon. Ayun, nandun sa dulo pa. At akutin itong mga basurang nandito. So ngayon mga kababayan, pakikita ko lang sa inyo yung itsura ngayon nitong Pasayco Playa Beach, no? So yan, dahil marami po nagre-request, ito na. So update natin itong Playa Beach. So mga kababayan, makikita nyo marami pong mga bangka. So ito, basically ito pong mga bangka na to ay yung gamit nitong mga mangisda na nandito mismo sa nakatira dito sa may Playa. So ngayon mga kababayan, ano nga ba ang makikita natin dito sa Playa? So, mga kababayan, no, ito pong Playa ay isa sa pinaka madumi, no. Napakakapal po ng mga basura dito noon. At napanood niyo na rin po ay doon sa mga vlog ng ibang mga vloggers ng Manila Vloggers and other nag-update dito po sa Playa. So, ngayon, ano po ba ang update natin? Ano po ba ang status, no, ng Playa Beach ngayon? So, mga kababayan, ito po medyo may basura pa din. Paano ho bang nasabing may basura pa rin? Although, ito po ay tinrabaho at nalinis na. Nililinis, no, paunti-unti. At nagkakaroon ng mga development dito sa Pasayco Beach at saka po dito sa Playa. Pero ito po yung huling-huli na at ito po yung hindi pa gaano nade-develop na husto at pinagtatrabahunan pa din. So, makikita nyo mga kababayan, yung napakakapal na basura na naipon dito sa ilalim nitong mga buhangin. So ito po, sigurado mga dekada na itong nandito. At napakahirap, no, dahil alam nyo yung mga plastic. So alam naman natin lahat, kapag plastic, hindi yan nabubulok. So tingnan natin mga kababayan. So yung basura ay mula po sa kailaliman. Ayun, lalim ng Tagalog ko. So mula doon sa kailaliman yan, pag hinukay natin itong buhangin ito, makikita nyo yung mga basurang naiipon dito na nandiyadyaan pa din. Ayan. So, napakadami po niyan. And mostly, mga plastic. Mga plastic na naiwan dito sa Pangpang o dito sa Pasayco Beach. Mga buhangin. Yan po ay nanggaling syempre sa Manila Bay. Nagaling sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas o ng iba't ibang bahagi ng lugar dito po sa malapit sa Manila Bay. Nandiyan ang Bataan, Caloocan, Valenzuela, Bulacan, Cavite, Las Piñas, Parañaque, Pasay. Yan po. At ito po yung sinasabi nating epekto nung wala nating disiplina sa sarili at tapon dito tapon doon. So ngayon mga kababayan, pagka yun nga makikita nyo, no? Ayan, malawak po yan at hanggang doon yan. So pag tinignan natin, so yan, no, maraming mga sirasirang mga balat na shell yan, pero pag hinukay natin siya ganyan, ayan makikita nyo kung gaano kakapal yung mga basurang mga naiwan dito ng dekadang taon na. So yun, kailangan talaga dito mga kababayan yung masala para maiwan yung mga buhangin mismo dito, matanggal yung mga basura na nandiyadyaan. At mapapansin nyo naman yung tabi ng dagat natin, may buhangin na actually. At makikita nyo, nandun na tayo eh. Kumbaga, malinis na. Nalilinis na pa unti-unti itong dagat dito. Wala na yung mga basura na itataboy dito. Na hindi yung kapag naligo ka, makikita mo yung mga basura na nandiyan na nakakalat din. So ngayon, wala na yung mga kabayan. Nga lang, problema natin, yung mga nandito mga naiwan. Ayan. At sa dulong bahagi nito mga kababayan, nandun nga po yung mga informal settlers, yung mga bahay, no? Yung mga bahay dyan. Ayun, no?
Yan yung mga nakalutang na bahay dyan sa may tubig. Dyan po yung kanilang mga naging tirahan sa mahabang panahon. At huwag po kayo mag-alala dahil yung mga yan ay na-survey na. At kung ilang pamilya po yung mabibigyan ng relocation site, sabi po yan ng DNR, mga 3rd or 4th quarter ng taong ito ay maililipat din sila. So ang dami po ngayon dito mga bangka na ginagamit nitong mga mangista natin dito sa Baseco at dito po sa Maya Playa. Alam niyo mga kabiyero, no, kung mabibigyan ng pagkakataon na malilinis itong area na to talaga at tuloy-tuloy yung gagawin paglilinis, hindi po malayong maabot natin yung nangyari sa Baseco Beach na nalinis, no? Nalinis ng nalinis at ayun nga, naging maganda yung resulta. At yun nga, sana yung mga residente dito ay huwag na silang magtapon na magtapon ng mga basura para na sa ganun ay hindi na. Hindi na dumami pa ng dumami yung mga basurang may iiwan dito. At sila na mismo yung magkusa, no? Narilinisin nila yung kanilang kapaligiran, yung community nila, para hindi na nila danasin yung mga nangyari ng mga nakaraang taon. At syempre, doon sa mga, para sa mga bagong henerasyon, no? Para ma-experience nila na ito yung Baseco. Napakaganda, malinis at pwede nilang malintuan. Nakita nyo, no? May mga basura, meron ditong bag, ang dami yung mga basura dito ngayon. At yan naman po ay nililinis din, siguro baka po bukas or mamaya hapon may maglilinis dito. At yung mga taga-community nila dito, yung mga naglilinis din itong lugar na to. Kabiyero, no? Talagang medyo malayo talaga tayo pa dun sa katotohanan dito sa Playa Beach. Marami pa po itong lalakbayin, tatrabahunin para maging maayos itong area na to. At yun nga, sana magtuloy-tuloy pa rin ang ginagawa, no, ng gobyerno, ng DNR, kung ano mga kawani ng gobyerno na maglilinis nitong Baseco Beach at nitong Playa Beach, no? At ano yung makikita nyo dito? Yan, parang may mga tambak dito na mga hinukay po yan dito, na naitambak dito. At yan po yung mga sinira, mga tinanggal na mga lubang bahay dati na nag-squat dito sa Pampang. At yung iba ay naitambak na dyan. At alam nyo, maraming basura dyan sa itaas na ginagawa nga, kumbaga pinipili yung mga magbabasurero, dyan nila kinukuha yung mga plastics, mga ganun po. At yun nga, nandito yung mga bahay, itong mga informal settler dyan sa ilalim. Ayan. So yan mga kabayan, no? Talagang malayo pa
itong Playa Beach para dun sa inaasam natin na maging katulad din sana itong Baseco, no, maging kasing ganda at maging singayos yung mga buhangin ay maging pino at mawala na yung mga basura. Tingnan niyo to mga kabiyero, no. Ito po, oh. Yan, halos bumabaon yung aking paa. Ayan, no. Ito ay mga ano, mga balat ng shell, ang dami. Ito. Ayan. Ang dami nila. Ayan, no. So ayan mga kabihero, ayan lang yung aking may bibigay na update sa inyo dito po sa ginawa nating pagbisita dito sa Playa Beach. So ayan, at mag-update po ulit tayo dito next week. Tingnan natin kung may mga gagawin at mga panibagong improvement na ating makikita. So mula po dito sa Playa Beach, ako po ulit si Pugong Bihero. At kung bago ka lamang po pala sa aking channel, sana po ay huwag nyong kalimutan mag-subscribe para po maging updated kayo palagi sa mga i-upload ko na video sa aking channel tungkol po dito sa Baseco Beach at iba pang bahagi ng Pilipinas. Yan, iikutin na po natin isa-isa yan para po maibigay ko yung mga gusto nyo pa na inyong makita. Mga project ng gobyerno, mga ginagawang improvement dito sa lungsod ng Maynila, clearing operations at kahit ano paman. Kung mayroon po kayong mga gustong lugar na gusto nyong makita at mabisita natin para ma-update natin, i-comments nyo lamang po yan. At pwede po rin kayong mag-message sa akin sa aking Facebook page, Pugong Bihero. Kung mayroon po kayong mga nais na katanungan na gusto nyong masagot ko, pwede nyo po akong personal message yan sa aking Facebook page. At sana po ay masuportahan nyo din po yung aking page na yan. At like nyo rin po at mag-follow kayo dyan. Okay, thank you so much po sa inyo. At mula po ulit nga dito sa Baseco, ako po ulit si Pugong Bihero. Okay, thank you so much po sa inyong lahat. And God bless po. Mag-iingat po tayo palagi.